sarap ng mga paraan na nalalaman po na mabago natin yung sistema ng gobyerno na meron tayo. Sabi ko, ito na yung panahon. Pasukin natin ang gobyerno, papasok natin ang gobyerno, itiyakin natin na sisirahin namin ang sistema na meron sila at papalitan natin ang sistema na naaayon sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Salubuyan po tayo nandito ngayon sa Green Hills San Juan at ating sinasaksihan ang una-unahang Quezon Island Conference ng Partido Federal ng Pilipinas. At ating masasaksihan, no? Mamaya makikita natin kung sino ang kanilang mga espesyal na panauhin mula sa Partido Federal ng Pilipinas. At alamin natin kung ano ba ang pinagkakabalahan kayo ng partido at kung ano-ano pa ang mga programa na kanilang gagawin. She's the vice President of Manila Chapter, Adina Villar. Good morning, everybody. Let's bow our head in the presence of the Lord. Also, the party recognizes the participation of the Philippine youth. Our young men and women shall have special roles. Magandang umaga po sa ating lahat. Excellency President Ferdinand Marcos Jr., come February, there will be 30 governors that will join the Partido Federal. Tumakbo na mayor, tuloy-tuloy hanggang ngayon naging gobernador ako. Ano ba ang sikrito? Sipag at tagampay ba? Gusto ko man baguhin ang sistema ng gobyerno, meron tayo, wala akong makayahan. Hindi ko kaya magpahinip tulad para iparating sa gobyerno yung maling sistema nila. Hindi ko rin kaya umakyat sa tuntok, parang ipaglaban sa gobyerno. Ang sabi ko, isa lamang ang paraan na nalalaman ko, pasukin natin ang gobyerno, papasok natin ang gobyerno, itiyakin natin na sisirahin namin ang sistema na meron sila at papalitan natin ang sistema na naaayon sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. At sinasabi ko ito ngayon sa inyo dahil ito ang nakapanood sa principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung konsepto na gusto natin na marating ng ating bansang Pilipinas. Ako po ay accidental governor ng Camarines Norte. Atin pong kapatid na si Robin ang dapat tatakbong governor ng Camarines Norte. Pero nung nalaman po ni Senator Robin kung gaano kalaki ang kailangan gagastusin para maging governor ng Camarines Norte, bigla akong nagbago ang isip. And last minute, dahil wala akong tatay yung gobernador, naubliga ko akong tumakbong governor. Iniisip ko dahil ako po ay inatasan na magsalita, magbigay ng inspirasyon sa aking pong kapwa federalista. Alam ko po, within this call, marami po ang nag-iisip paano manalo sa politika. Magkano ang kailangan para manalo sa politika? Nang ako po ay tumayo bilang kandidato gobernador ng Camarines Norte, ang una ko pong inisip, paano ko po kumbinsihin ang aming pong mga kababayan sa kabila ng walang pera ang aming pong partido. At ang sabi po ng mga dinagdan ko sa Kamarinsul, Governor, paano ka nanalo? Parang ang hirap paniwalaan ng isang kandidatong hindi kumastos ay mananalo bilang gobernador. Sabi ko po, huwag po kayong mag-alala kung hindi ka pangipaniwala na maging gobernador ang isang kandidatong walang pera. Dahil ako po mismo hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan paano ako nanalo. Kailangan paramihin natin ang hanay natin bilang mga federalista. Nang sa ganun po, maisulong natin ang federalismo sa Pilipinas. We have a quorum today and I will declare this meeting to be open. Okay.
since we are in quorum, this first Luzon Island Conference is now called to order. Na ito yung principles na meron tayo, yung TSM, paniniwala sa Diyos, humanism, maybe human dignity, ito yung patriotic federalism, andyan yung direct democracy, andyan yung enlightened socialism, yung mga principles natin. Iikot tayo para ma-establish yung mga offices na meron tayo sa lahat ng mga probinsya at sa lahat ng mga local government units. So yun po, nakapanayam natin ang butihin, no, napakabatang governor ng South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr. At tingnan natin ang pasasalamat ng ating presidente ng Partido Federal, no? At masalamatan po natin ang lahat ng sumuporta at nagpanalo sa ating mahal na presidente, Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng mga kababayan natin at suporta sa aming national chairman ng partido, ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang lubos na nagpapasalamat sa inyo bilang national president ng Partido Federal ng Pilipinas, dahil kami naniniwala na ang Pangulo ngayon na naniniwala sa principles na meron ng ating partido ay talagang makakamta natin ang tunay na pagbabago at mababago ang buhay ng bawat mamamayang Pilipina. Natitiyak ko na kung ano yung pinangarap natin mga Pilipino ay makakamta natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Governor Reynaldo Tamayo Jr. At ayun po mga kababayan, natapos na po ang programa na kauna-unahang island na Luzon Conference ng Partido Federal ng Pilipinas at ating nadinig, no, yung mga core principles at yung mga pinaglalaban ng partido. Ating din nasaksihan at napakinggan ang kanilang mga guest speaker, no, at patuloy na pagpapalakas ng partido sa pamamagitan ng Balay Federal ng Pilipinas na kanilang ginagawa sa ngayon. At patuloy silang nananawagan na magkaisa ang ating sambayan ng Pilipino at samahan si Pangulong Bongbong Marcos upang tayong lahat ay sama-samang babangon muli. Vloggers ng bayan, maghahatid ng katotohanan at hindi puro lang.